Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang ng Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at kayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing paring panauhin, Reverend Father Brian Siblos. Tayo ngayon ay nagtipon upang purihin ang Diyos na banal. Gayun din ating ipagdangal si Maria'ng nagdulot ng kagalakan sa lahat. Pinagbuklod, pinagkaisa ng katawan ni Jesucristo. Ipinapanalangin ng Inang Birhen upang kahiling ay tugunin. Tayo ngayon ay nagtipon upang purihin ang Diyos na banal. Gayon din nating ipagdangal si Maria'ng nagdulot ng kagalakan sa lahat. Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin at pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng awa sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagdudulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong nakabayubay noon sa krus na banal ay nagbigay ng kanyang ina upang maging ina naming tanan. Ipagkaloob mo pakundangan sa inang mapagmahal na ang iyong sambayanan ay magalak araw-araw sa iyong kabanalang kinakamit na mga kaanib mong isinilang upang sa kandungan nito ay maakit ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa mga pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagkaakyat ni Jesus sa langit, ang mga apostol ay bumalik sa Jerusalem, buhat sa bundok ng mga olibo, na halos 1 kilometro ang layo. Ang mga ito'y sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Pilipi, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago, na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Pagdating sa kanilang tinutuluyan sa lungsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariyang ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Tayo pong lahat. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, suma sa iyo ang pagpapala ng Diyos sa kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ay lumalang sa langit at lupa. Tugon, pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Tugon, pinupuri kang lubusan ng lahat na sa ating bayan. Tumayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay
At bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinuhog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, naganap na. Inuyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy araw ng paghahanda at araw at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat nakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga pinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulus ng sibat ang ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayong lahat. Ngayon po mga kapatid ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Maria bilang ina ng simbahan o kung sa Latin, Mater Ecclesiae. Ang tungkulin ni Maria sa simbahan ay hindi mapaghihiwalay mula sa kanyang pagkakaisa kay Kristo at direktang dumadaloy mula rito. Ang hindi masisirang pagsasama ng ina at ng anak sa gawain ng kaligtasan ay nahayag mula sa panahon ng paglilihi kay Kristo hanggang sa kanyang pagdurusa at kamatayan. Tulad ng sinabi sa Ebanghelyo, no? Kahit doon sa kamatayan, habang si Kristo ay nakabayubay sa krus, nandoon sa tagiliran ang mahal na ina. No? Kaya nga, sa krus ibinigay ng ating naghihingalong tagapagligtas ang kanyang ina sa kanyang minamahal na disipulo. Sabi niya, ginang, heto ang iyong anak. No? At sinabi niya doon sa minamahal niya, heto ang iyong ina. Ha? Ito yung naging simula ng panibagong antas ng kanyang relasyon sa mga alagad hanggang sa gaganapan ng Pentecos. Sa buong buhay niya ay nanatiling matatag at tapat si Maria sa tawag at misyon na ipinagkakatiwala sa kanya ng Diyos bilang ina ng anak ng Diyos na nagkatawang tao sa kanyang sinapupunan. Si Maria ang unang Kristiyano dahil tinanggap niya ang Ebanghelyo at binigyan siya ng oo sa plano ng pagtubos ng Diyos. Sinundan niya ang kanyang anak hanggang sa krus at nanalangin siya para sa pagbubuhos ng Banal na Espiritu sa lahat ng mga disipulo sa Pentecostes. Siya ay isang modelo para sa ating pananampalataya at pagsunod, pag-asa at syaga, pagmamahal at katapatan. Binibigyan tayo ng Diyos ng biyaya na magsabi ng oo tulad ng mahal na birhen sa kanyang kalooban at sa kanyang pagbabagong gagawin sa ating buhay. Kaya nga si Maria ang naging bagong Eva, no? Kung titingnan mo sa aklat ng Genesis, kung merong ginawang unang Eva ang Diyos, no? At itong unang Eva na ito ay hindi naging tapat at sumuway sa Diyos, gumawa siya ng panibagong Eva. Ito na ngayon si Maria. Kaya sinabi doon, kung naalala niyo sa aklat ng Genesis, sabi niya, ikaw ang magiging ina, no? At ikaw ang aapak sa ulo ng ano? Dragon? ng ahas, no? At ikaw naman babae ang tutuklawin nitong ahas na ito, no? Kaya mapapansin niyo mga kapatid sa mundo, lagi ang mga babae, no? Ang laging pinupuntirya ng demonyo. Ha? Nandiyan na yung abortion, no? Yung pinatupad itong RH bill, no? Ano ang punto nito, no? Na pigilan ang mga babaeng magbuntis,
No? At ito naman, maraming mga babae gusto din. No? Lalo na pag ayaw nila yung asawa nila. Ayoko na, tamad yung asawa ko, di nagtatrabaho. Walang pakain sa mga anak. No? O di kaya, yung paglalaygate, puputuli nila yung magiging daluyan ng ano? No? Para hindi ka na magkaanak, hindi na magiging fertile. No? Marami pang ginawa. Ngayon naman, ano pang ginagawa ng ating mga mambabatas? No? Ipinapatupad na nila ngayon ang divorcio. No? Kaya ang mga babae, hindi stick to one. No? Choose wherever you want. Ah? Tulad sa ibang bansa, pag ayaw mo na, para pag pumili ka ng ulam, ayaw ko nito, sawan ako sa adobo, kaldereta naman. Ha? Kaya doon sa ibang bansa, napakatalamak ng diborsyo. No? Para ka lang nagpapalit ng damit. No? Meron silang tinatawag doon, instant divorce. Parang ATM lang. No? Mag-a-apply ka. No? We just, within a day, wala na. No? Divorce na kayo. Wala nang visa ang inyong pagsasama na binasbasan ng Diyos. No? Kaya, paminsan hindi natin maiintindihan, no? Paminsan ginagamit din itong ating mga mambabatas ng demonyo, no? To destroy the family. Kaya makikita mo, no, pag walang pamilya, wala ding kinabukasan ang ating lipunan. 'Di ba? No? Pag sira ang pamilya, sira din ang kinabukasan ng mga kabataan. Pag naghihiwalay ang mga magulang, hindi lang naman ang mga magulang ang nagsasuffer. Sino ang nagsasuffer? Ang mga anak. No? Kaya nga dumadami yung mga homosexual. No? Bakit? Kasi galit sa magulang, galit sa ama. Sa sobrang galit sa ama, sabi ng anak na babae, ayaw ko na mag-asawa ng lalaki. Babae na lang para wala ng problema. The same din sa lalaki, ayaw ko na ng babae. Problematic. No? Masyadong badada. No? Kaya di una lang ako sa lalaki, nagkakaitindihan kami. No? Sino pang susunod na henerasyon? Kung puro lalaki, puro babae, may anak ba? Nalalabas? Wala. Ha? Kaya mauubos, anak, ito ang gusto ng demonyo. Wala nang susunod pang henerasyon at wala nang maniniwala pa sa Diyos. No? Kaya mga kapatid, ang mahal na Birhen, no, bilang ina ng simbahan, lagi siyang nandiyan para tulungan tayo. Lagi siyang nandiyan para palalahanan tayo. No? Kung naalala ninyo yung apparition niya sa Fatima, naalala niyo ito? Nung napakita siya sa tatlong bata, no? Yun ang panahon na kung saan ang mga tao ay nawawala na ng pananampalataya. Anong sinabi ng mahal na Birhen? No? Magtiwala kayo. Magbalik loob kayo. No? Kay Kristo. Sa Diyos. No? Ibinigay niya yung Santo Rosario. Sabi niya, magdasal kayo. No? Pag tinatawag niyo ako at hihingi kayo ng tulong ko, sigurado pakikinggan ko. Tulad ng isang nanay, hindi matitiis ng isang nanay ang kanyang anak. Tama o tama, no? Kaya pang tiisin ng tatay, no? Lalo na pag bagong silang yung bata, pag iyak na, no? Yung tatay, yung nanay hindi pwedeng mahihilig siya, no? Titingnan talaga yung anak niya kung ano na nangyari. Ganun din ang mahal ng ina sa atin. Hindi siya makatiis na tayo ay mawalay sa kanya. Ayaw ng mahal na hina na tayo ay mapahamak o tayo ay mapunta sa impyerno. No? Kaya nga yung nanay, ibinibigay niya ang lahat para sa kanyang anak. No? Nung pagbubuntis pa lang, ganoon na, ibinibigay na ng nanay ang kanyang buhay. Maging hanggang sa pagtanda, no? Laging nandoon pa rin ang nanay para suportaan ang mga anak. Ang mga anak lang ang walang hiya. Paminsan hindi ito nakikita ng mga anak ang halaga ng mga nanay. No? Alam niyo po, meron po ako doon malapit sa ospital ng Pasay, no? Isa pong bahay ng mga madre at kinukupko po nila yung mga matatanda na hindi na inalagaan ng pamilya o di kaya pinabayaan na ng mga anak, no? Nandoon maraming matatanda, no? And you know, makikita mo sa mga madre ito, no? Tulad ng mahal na ina, no? Masaya sila na inalagaan itong matatandang ito. Itinuturing nila ang kapamilya. Itinuturing nila bilang kanilang mga tatay at mga nanay. No? Lalo na yung mas marami doon ang babaeng matatanda kaysa mga lalaki. No? And hindi ko nakausap ang bawat isang matatanda pero sigurado ako
marami sa mga matatandang iyon, inabandon na ng mga walang hiyang anak. Ha? Sana maisip nila, no? Na pag-iri ng nanay, kalahati ng kanilang katawan ay nasa hukay. No? Pero nawala yun, yung hirap na yun, nang makita niya ang kanyang anak. Ha? Ganun din ang mahal na ina, mga kapatid. Pag merong kanyang anak, no? Na naglumihis ng ibang landas, at nakita niyang nagbalik loob sa kanya, natutuwa ang mahal na birhen. Kaya mga kapatid, kung tayo man ay nasa estado ng kasalanan, o kung may tao tayong kilala na nawawala na ng pag-asa at pananampalataya sa Diyos, akayin natin sila, imbitahan natin sila. Sabihin mo, kung walang nang nagmamahal sa iyo, meron akong kilalang nagmamahal sa iyo. Kung maniniwala ka, yun ang mahal na ina. Subukan mong tumawag sa kanya at hindi ka mabibigo sapagkat siya ay napakalapit sa puso ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo ang lahat. Oratio Imperata, Ama naming mapagmahal, na lumikha ng sangkat kalupaan at sanlibutan, at ng mga kahangahangang kalikasan, na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha. Mapagkumbaba kaming sumasamong ipagkaloob mo, na ipag-adya kami sa matinding init na bumabagabag sa mga tao ngayon. Humahadlang sa mga gawain at nagdudulot nga panganib sa buhay at hanapbuhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa. Mapigil ang napipintong krisis sa tubig at kuryente, at pati rin ang aming mga uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon ng inyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain, at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaginhawaan. Diyos naming maawain at pagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha, at hubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwalaang tagapamangalaga ng iyong nilikha, upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at paglulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kaming lalo pang magbabahagi, maglilingkod at magmamahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, ipinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin ipinamimintuho namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin, ang bayang labis niyang minamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsiupo ang lahat. Tanghimik mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muli ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon
aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kaluwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kaluwalhatian. Kapatid, upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana at gawin mong maging paghahain ng katubusang dakila upang sa pag-ibig ng Mariyang Birhen Ina ng sambayanan, kami ay maalab na makapamuhay at sa pakikipagkaisa, sa pagtubo sa tanan, kami ay kanyang makipagtulungan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinararangalan namin ang mahal na Birhen, minarapat mong siya'y itampok bilang inang nagluwal sa pangakong manunubos at bilang unang kaanib sa sambayanan mong kinukupkup. Sa krus, inihabili ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmamalasakitan niya upang magkamit ng muling pagsilang sa iyong pamilya. Kapiling ng mga alagad na nilukuban ng Espiritu Santo, si Mariyang nagdarasal ay huwaran ng sambayanang dumadalangin sa iyo. Iniakyat mo si Maria sa langit, tanda ng sambayanang sa iyo'y sasapit kapag itinampok ng iyong anak ang daigdig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ang makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y ibabalik sa wakas ng panahon. Ang maginagawa namin ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos at ng kabiyak niyang pusong si San Jose. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Itinuruan tayo ni Jesus sa tumawag sa Diyos bilang ating Ama. Ngayon dasalin natin ng lakas loob ang dasal na itinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at di adya mo kami sa lahat ng masama. Nami kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ni Kristo ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito si Jesucristong muling nabuhay, umakyat sa langit at naluklok sa kanan ng Ama. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang sa dulot mong katubusan at buhay ay dumadalangin sa tulong ni Mariyang Ina at Birhing Banal. Ang mabuting balita ay mailaganap sa tanan at ang Espiritu Santo ay lubos na manahan sa sanlibutan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng mahabagin, mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang banal na misa, umayo tayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Palakpakan Diyos. Palakpakan natin ang Diyos.